To guys, so magandang gabi no, o umaga. Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, kaya sa ibang bansa no. Kung first time ka, ako nga pala si Polisya ko and inyong Criminologist Online. So mabilis ang video tayo guys regarding sa pagpapakulong sa maliit na kaso. Paano nga ba na, paano ba nyo o even kahit sino man no, pwedeng makulong sa maliit na kaso kapag ay napabayaan. So, ito ay strateging ito ay talagang ito ang ginagawa ng mga sinasabing antipatik kung nagpa-file ng kaso. Intentionally talaga ang gusto nila ay makatikim ng kulungan yung respondent kahit sa maliit na kaso lang. Okay? So, first, shortcut na tayo, no? Siyempre, mag-file ka ng complaint. At yung complaint mo, mayroon kang basihan, mayroon katibayan na mai-establish talaga yung probable cause. Or technically speaking, nangyayari ito sa mga tinatawag na impluensya. Kapag may impluensya yung nagpa-file ng kaso, kaya nga ay mayroong PR doon sa loob ng court. Ganito ang mga ginagawa. Nagpa-file siya ng complaint, so kahit mahina yung probable cause, syempre, eh, kaya nga man nag-PR, no? Ay, hindi alam nung nirereklamo na kinukomplain na pala siya ng criminal case, na maliit na kaso. Kasi ang intention talaga nito ay patikimin ng pagkakulong yung respondent. Yung, kapag may pala ng complaint, at syempre, mag-i-issue yan ng subpoena. So, ang subpoena ngayon, ang ginagawa ay nililigaw nila o sinasadya nila o pwedeng iligaw intentionally o sinasadya nila na hindi makaabot doon sa respondent. So respondent, walang kamalay-malay, so hindi siya makakapag-submit ng counter affidavit. So ang kasunod noon, ano ba ang kasunod ng subpoena? So warrant. So within 10 days or before, magkakaroon siya ng warrant. Siyempre, kasi wala namang kamalay-malay nga yung kinocomplain. So, warrant talaga ang kasunod noon. Kasi nga, intentionally, nililigaw talaga nila ang subpoena. O ina-address nila sa ibang address. So, unlocated. So, ang kasunod, warrant. So, kapag may warrant na, so, another PR to ay isi-serve nila yung warrant na weekend or holiday. For example, weekend or biyernes ng hapon o biyernes. So, hindi nga naman makakapagpiansa kahit maliit lang ang kaso, hindi nga naman makakapagpiansa ang respondent. Sabi na natin, slight physical injury or unjust vexation kung mga something ganun or other case na diretso na doon sa court. Diba? Walang kamalay-malay yung respondent. Kasunod ng warrant. Siyempre, pag sinag-serve yung warrant, kahit billable yan, sabihin natin ang bill is 1,000 pesos to 5,000 pesos. So kahit may pera ka ang respondent, kahit may kakayahan mag-bail, ay kailangan niya munang manatili doon sa kulungan habang ipaprocess yung bail. So biruin mo yan, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes pa makakalabas yung makakapag-bail yung respondent. O, so, nakulong siya, nakatikim siya ng kulungan kahit maliit lang yung kaso. O, vice versa, even sa atin o sa inyo, pwedeng mangyari yan kapag ganyan ang ginawa. Kaya ang lesson learned, kapag mayroong complaint, maging alerto, maging double check. So, yan lang ang video natin sa gabing ito or sa araw na ito. So, kung nakalimutan mong mag-comment, may tanong ka, comment mo lang sa baba. Ikaw, may kakilala ka ba na nakulong ng dahil lang sa maliit na kaso? Ako, mayroon. Mayroon akong kakilalang ganyan. So, hindi ko nasasabihin sa iyo ang pangalan kasi kakahiya naman. Do. So, pero kung mayroon ka agarang tanong, pwede kang mag-message sa akin through Messenger or Polisya ko ang name ng ating Messenger. At kung nakalimutan mong mag-subscribe, subscribe ka na rin at i-click mo ang notification bell all sa taas para ma-notify ka once na mayroon tayong bagong activity
bagong upload na video, nagla-live tayo. So, kung gusto mong makinig at hindi ka busy, so, yun ang gawin mo. Thank you for watching, at muling nagsasabi, ako nga pala ang inyong Criminologist Online. Thank you for watching. See you again my next video.